Good day mga kabirds! Welcome back sa video ni Cubes na kung saan ay tuturo ko sa inyo kung paano ko sinisiparit ang kulay ng logo gamit ang Photoshop at ito ay pwede mong may-apply sa iyong printing business bago natin ipaprocess yung design o itatransfer yung design natin dun sa screen natin guys. So, kung bago ka sa channel na to, please subscribe and hit the bell button para ma-notify ka sa mga bagong lalabas na video tutorials na pwede mong makuhanan ng idea, matutunan about printing business and etc. Good luck. Thank you. So, let's go guys. Simula na. Let's go. So guys, welcome sa ating screen. So gagawin natin ngayon ay kung paano natin ito isisiparit yung color or kulay ng ating logo na ginawa last video na natin. So file, punta ka ng file, open yung file mo. So hanapin natin yung natapos kong logo. So ito. So ngayon guys, ang gagawin natin isiseparate natin yung kada kulay ng ating logo. So, ilan ba yung kulay ng logo natin? So, tatlo. Apat. Gray, blue, red, and yellow. So, ngayon guys, i-rename na muna natin ito. So, change muna natin itong original logo. Original logo. Para medyo di tayo mali. So, ngayon guys, ang una natin gagawin is kung ay yung ang una natin isisiparate ay yung yellow. So, duplicate mo to guys. Duplicate. Duplicate group. Palitan mo ng name. Yellow. Enter. Tapos, off mo muna yung original logo. Then, ang gagawin natin, yung red, tanggalin natin yung red. So, pagtanggal dyan, so click mo lang yung red, so control, you can select control click para mapunta ka diretso sa layer ng red. Control click, tapos palitan mo ng white. So huwag mong tanggalin ito para kasi may maging kasama ito sa yellow na hindi dapat. So, kailangan palitan mo lang ng kulay para yung nakikita mong yellow, yun lang talaga ang ipaprocess natin. So, yung ulo naman guys, palitan mo ng puti. Yan. Tapos, itong blue, puti mo din. So, yun na yung ating yellow. So, itong gray guys, wala naman siyang katabi na ibang kulay. So, pwedeng yan lang. So, wag mo nang galawin yan. So, sunod nating kulay is yung red. So, duplicate mo again. So, palitan mo ng name. So, red. Then, enter. Open mo na ulit yung original na logo. So, tapos, ang gagawin na naman natin dito is or pwede natin itong blue, tanggalin natin to. So, off. Tanggalin mo. Palitan mo ng white. Tapos, itong yellow, huwag mong walain lahat kasi magtitira tayo ng na gagawin nating guide doon sa red para magawa natin sa tamang
sa tama yung red na position, yung tamang position ng red. So ang gagawin ko, so sa akin ang ginagawa ko nito, dahil wala tayong registration, wala tayong line table or yung mga octopus na tinatawag na octopus machine, ang tawag dun. So ang ating is traditional lang, pure mano-mano. So ito guys, gagawin na ko ito, palitan ko ng ang gagawin ko dito is i-resin ko o change ko yung right click ko, then rasterize. So iris ko yung portion na nakadikit sa gamitin ko iris tool, nakadikit sa pula. So iris ko ito, ay take muna, palitan na natin solid eraser. So iris ko ito para hindi siya madidikit sa pula. So ito guys, irisin ko din to, tapos ito yan, iris ko, iniris ko kasi pag mamaya sa pagprint natin or sa pag naprint na natin ito, para hindi tayo mahirapan, atin lang itong tatakpan ng tape, gamit yung tape. So itong yellow na to is guide lang, gagawin natin guide kung ikaw yung, kung gusto mo makapag, kung ikaw yung magsimula pa, so syempre wala ka pang line table or mga registration na printing materials or mga printing na ginagamit para sa pagprint, na nagiging tama yung registration niya ng ating design. So yan ang aking ginagawa. So kumukuha ko sa ibang kulay. So gawin natin tong, so yan muna guys. Then okay na yan. Then another kulay na naman tayo, yung blue. Din sa blue din, same lang din sa pula. So yung pula na naman yung ating i-white. Tapos ito, tanong kulay white. At dito sa yellow, i-restrice mo lang para kumuna. Restrice layer para ma-iris mo yung portion na nakadikit sa yellow. So iris natin ito, iris natin to. Ito guys, pwede hindi na. So ito lang, iris natin para maya hindi tayo mahirapan. So erase. Pwedeng irisin mo dyan. Depende yan sa'yo kung anong discard mo. Para sa akin, ganito. Ito yung aking ginagamit pag nagsisiparit ako. So yan. So yan na guys. May blue na tayo, may red at yellow. So kasama na yun sa lahat ng kulay. Hindi ko na ginalaw yung gray kasi pwede mo maging backup yan. So yan, ang gagawin natin ngayon is gawing black na natin lahat ng ating layer. So itong yellow na guide para sa blue, so palitan mo na ng kulay ng itim. Itim kasi yung ginagamit guys pag ating paprasis yung design. So itim para sa negative ito. Tapos itong blue, itim din. Palitan mo, itim din itong blue. Then itong gray, sangguniang. Tama ba itong spelling? Baka magkamali tayo. Tingnan natin ito. Sangguniang kabataan. So okay na guys. So palitan mo itong sangguniang ng yung gray, palitan natin ng itim. So tapos itong kabataan, itim din.
term lang. Tapos tong red, same lang din, palitan mo ng tin. Tin. Tapos overlay tin. Pa. O sa yellow, team mo lang din. Then, itong gray. Then, so, yun guys. So, ang susunod natin gagawin guys, check natin kung tama to. So sa yellow, dapat yung area ng yellow dyan na nakita mo sa original, yun lang din yung makikita mo sa yellow na negative na ginawa mo. So red, ito sa red, dahil may guide tayo na yellow, so yan yung magiging resulta. At sa blue, yun yung magiging resulta. So so ngayon guys, i-transfer ko muna siya sa shirt and paper size na another project. So 11 yung width, then height 8.5, resolution 300. So, click mo lang ito guys. Click mo lang sila lahat. Then, drag mo dito. Tapos ito, save mo na ito. Then, hiwalayin mo yung kada kulay nila guys. So, tapos itong blue, so yan, so then save mo ito, pwedeng mag save ka ng PSD, naka PSD. So ski logo on band, so save, tapos save as JPEG. I-mention natin ito yung negative natin, rename ko lang, i-delete ko muna. So ito yung negative natin na event, o save, then okay. So yun lang guys, sana yun lang. Tapos so guys, ito transfer mo na yun sa, open mo yung Microsoft Word mo, landscape, tapos size 13 nakalong, then copy mo yung image na ginawa mo, copy or control C, then paste mo sa Microsoft Word, tapos behind text mo lang ito, then move, arrange, then yun na guys, print mo. Kailangan guys, sa pag print mo yan, kailangan naka high yung quality ng pag-print mo, kasi kung hindi mo i-high, magiging low quality yung image, hindi masyadong black ang labas ng
yung negative. So kailangan high, then print. Then yun na guys, tapos na, bye bye. Hello mga kabirds, maraming salamat sa panonood at sa pagtapos sa video na to, na sana may natutunan kayo sa video na to at may nakuha kayong idea na may apply nyo sa iyong printing business. So kung hindi ka pa nakapag-subscribe, please subscribe, click like, subscribe and hit the bell button para ma-notify ka sa mga bagong tutorials na tungkol sa screen printing at t-shirt printing business. So, thank you guys.